Dancing to the beat with DJ Eric Nate. Magandang magandang morning! Tanghali man o gabi nyo man ito napapanood, magandang pagbati mga kababayan. Siyempre dapat masaya yung araw natin, di ba? Sa dami ba namang stress na nangyari, gusto nyo malungkot pa din tayo? Hindi lamang po latest na balita ang aking dala. Bagkos dala-dala ko din po ang kasiyahan. Ang tahong ni Mima. Anyway, sige, ito na, magsimula na tayo. Hindi kasi ganito, mga minamahal. Up to this moment, viral pa din po talaga yung AI na video na pinalabas nila. Hindi yun po, totoo po yun guys. Up to this moment, viral pa din po yung pinalabas nilang video na AI. And sad to say, madami din po kahit papaanong mga Pilipino, lalo na yung mga D-list is talagang mga pathological liar. Alam na nga nilang mali, ini-insist talaga nila na tama, na totoo, na nangyari. So ngayon, yung video natin is i-emphasize natin yung kalagahan ng social media at yung naging mensahe ng DICT. Yes, may message po ang DICT, si Gibo Chodoro, pati yung DILG. So babasahin natin tong kanilang press release. Press release ng Department of Information and Communication Technology. And yung press release din po ni Gibo Chodoro. So pag-usapan natin yan. So bago tayo dumako sa usapin na yan, i-differentiate ko lang muna yung kahalagahan ng social media. Actually, social media works in all aspect. And it is work. Maganda naman yung ano, yung social media, if we will use it in the right way. Sa totoo lang, kapag gagamitin natin yung social media for contacts, research, information, message, information, maganda po ang social media. Oo, maganda po yan, lalo pat nare-reach out natin yung mga balita sa ibang bansa. Maganda sana ang social media, pero despite na maganda, despite the social media, how it works, 'di ba? Kung paano gumana yung social media, kung paano gamitin ng mamamayang Pilipino, nandito pa din yung mga Pinoy na mga tukmol. 'Di ba? So, lahat talaga, tama kayo. Kahit naman sa business may negative at positive effect, 'di ba? So, ang negative effect ng social media ay yung mga katulad na pulpul ni Maharlika. 'Yun. Gets nyo? Kasi ginagamit nila ang social media in a bad way. So ngayon, meron pong mensahe. Mensahe po ang DICT. So pakinggan muna natin mga minamahal. Pakinggan muna natin na, and ipapakita ko din sa inyo yung video mismo ng DICT para nang magkaroon tayo ng kaklaruhan. Diba? Kasi guys ha, kung ako baliw, tingnan nyo tong mukhang to. Pwede nating ipalabas na si Digong yung nasa video. Tingnan nyo oh. Kita nyo yan, kamukha na ni Digong, diba? Oh, see? Ganyan po gumana ang social media at yung AI. Nasa high touch na po tayo. Kaya nga sa intro ng video ko, dapat masaya tayo eh. Pero nandito na si Mima, mukhang na-high blood na. Ayaw kong ma-high blood. Bata pa ako. Pero ang sakit-sakit po yung mga ganitong klaseng issue. We all know na this is fake. Pero ang sakit po na ang gumagawa nito ay kapwa din natin, Filipino. So panoodin muna natin yung balita ng DICT. Like to DICT Under Secretary Jeffrey E. and D. Magandang hapon po, Yusek. Magandang hapon.
Yes, Yusek. Binawal sa PTV Park. Yes po. Ano po yung masasabi ng DICT sa kumakalat na fake video ngayon at ano nga ba'y hakbang ng DICT dito? So, let's first state the obvious, no? This is a fake video. Mapapansin. Narinig nyo ha, fake po itong video na to. So, iba yung lighting conditions pagdating dito sa mukha sa part na ito. Oo. Hindi siya consistent. Pero yung the rest is a little bit darker. Pag zinoom mo siya, meron siyang a lot of inconsistent colors and pixelations. And DICT has tools din naman to detect if these are fake news. We can say for certainty that this is really fake. In fact, we tried putting a different face just to check if it is consistent with our theory na fake, no? At napapansin namin, nagingan namin yung mukha ni Pope Francis. Very consistent siya na this area here was actually just parang edit. Yan na nga guys yung sinasabi ko. Tingnan nyo, comparison. Oh, kita nyo? Kamukha na ni Digong. Ganyan po yung yung AI. Diba? Oh, kita nyo yan? See? Diba? Mga minamahal. Oh, continue. We did it only for 10 minutes. Kung gusto nyo i-demo, pwede pa namin i-demo. No? So this is really fake. That's the first part. Yung part na sinasabi mo, na tinatanong namin, we are already communicating with Facebook kung saan ito nanggaling, and they are now reviewing so that they can take down these fake postings. We already talked to YouTube kasi may accounting mo, alam mo ba sa YouTube? And they're taking it down right now. We also talked to TikTok about this and we're consistently discussing with them kung anong dapat gawin. And also, we would like to remind everyone that this is posting this can be by itself illegal, ano? It is punishable by Republic Act 10175 because you're willingly trying to spread false utterances or just to say, no, misleading information already. So yun po yung mga hakbang na ginagawa natin at tayo naman ang kailangan natin makipag-ugnayan syempre sa ating law enforcement agencies, NBI, PNP, we'll provide them all the technical information that we have. Mag-ingat po yung publiko sa mga ganito. Alam nyo, meron naman mga tools sa online para ma-check ninyo kung this is fake or not. For example, i-search nyo lang po one word, fake image. Tapos kunin nyo yung picture na nakikita ninyo sa video na ito. Ilagay nyo doon. Lalabas naman eh. Kasi sabihin na this is edited. Yusek, nabanggit niyo na po yung liability ng mga nagpapakalat nitong fake news. Pero ano po yung parusa doon sa mismong nasa likod o yung gumawa nitong fake video na ito? Same. Pareho yung parusa, no? Under Republic Act 10175. Yung gumawa at saka yung nagpapakalat din. Siyempre, ang kailangan nating targetin yung gumawa. Paano ba ang nangyari doon? Ngayon, So it's same. Naalala mo mga two months ago, meron ding kinopya yung boses ni Presidente tapos nagbigay siya ng order sa West Philippine Sea and then it turns out fake. This is very similar to this one, no? So in that particular case, nag-file din sila ng kaso regarding that. Yusek, at dahil limited ang ating... So, balik kakasuhan. Oo. Narinig ko na yan kagabi. Kaya kung makikita niyo yung video ng mga dealers na ini-insist na itong si PBBM ay humihit-hit nga po ng droga, dinilit po nila yung kanilang video. Yun po yung totoo. Rats, ano po yung inyong mensahe sa publiko? Marami pong lumalabas na mga fake videos. Napakadami po. May mga media personalities na kunyari nagbebenta ng rosaryo, merong nagbebenta ng Merong ganun guys. Pati yung nag-viral na video noon, yung kay Coco Martin. Alam nyo yon? Search nga natin. Wait lang ha mga minamahal. Yung hawig ni Coco Martin na hindi naman si Coco Martin. Coco Martin. Coco Martin fake look alike. Ito. Meron na. Tingnan nyo ah. So, ngayon guys, nandito na kami sa pastor and... Kamukha ni Coco Martin. Pastor, drink store. Sama, sir. Drink store.
Pero yung totoo guys, ito siya. Nasa na ba yun? O, tingnan nyo ah. Ito talaga siya. Ito yung lalaki. Tapos ito si Coco Martin na ginaya niya. Diba? Pares may totoo. O, nakikita nyo? Ang daming nauto dyan. Sa video na yan. O, ito siya. Tapos ito yung totoo. O, see? Ganyan po yung nagagawa ng AI. Nagtrending yan, ang daming naniwala. Kaya nga sabi ko sa inyo, maging maingat kayo sa mga sineshare ninyo. Okay lang sana kung gamitin sa katuwaan eh. Diba kasi yung gagamitin sa kalokohan? My God, how stupid is that? Diba? Para sa lalaki na mga pills, ano? Or whatever, parang vitamins. So, ano po, maging mapagmatsyag po tayo sa ating mga paligid. At, tama. Tingnan po natin yung katotohanan sa likod ng mga nagpapakalat na ito. Very scrupulous. Like I said, these tools are, although we have more professional tools, but these tools are readily available online. You can check it using online tools kung para malaman ninyo that this is really fake. Huwag po tayong maniniwala sa mga ganitong I think this is another bordering a destabilization plot, kasi after they saw the video, they're asking for the resignation of the president. So I think so. Okay, napanood nyo na yung sinabi ng ano ng DICT. So ano nga ba yung punto dito ni Mima, bukod sa sinasabi natin na huwag kayong magpapadala, huwag kayong magpapaniwala dito sa mga fake news? Kasi guys, sa totoo lang, hindi lang din naman si President Marcos yung biktima dito. Ang daming biktima. Tingnan nyo, si Doc Willy Ong. Makikita nyo, nagbebenta ng damit, nagbebenta ng kung ano-anong supplement. Pero it turns out na AI. Hindi totoo mga minamahal. So, noon pa ginagawa na nila yan, tapos gagawin nyo. Diyos ko po. Nakakahiya. Kahit sino pwedeng maging biktima niyan. Naalala ko ngayon ginawa nila kay Dilima noon, 'di ba? Nakakaawa super. Super nakakaawa yung ginawa nila kay Dilima. Tapos uulitin nila, gagawin nila ngayon kay PBBM. My God. Grabe. Tapos itong si Gibo Chudoro nagsalita din. Okay, panoodin natin. Isang video na ang akin, kanina lang ng isang video na di umano'y maisog na convention sa Los Angeles, California, kung saan nagpalabas po sila ng isang video na ang gusto po nilang palabasin, ito po ay video ng ating Pangulo na may ginagawang hindi ka nais-nais. Pero, kitang-kita po dito sa video na hindi po yan ang ating Pangulo. Peke po ang ginawa nila na video at obvious. So obvious naman na peke, obvious na it is part of their destabilization effort, destabilization plot to character assassinate the president. So it is up to you guys if you know maniniwala kayo or hindi, but I'm pretty sure na ang maniniwala dito ay tanga. Alam niyo kung bakit? Kasi in this world full of AI, fake people, mga fake image, fake body, mga ganyan-ganyan, maniniwala pa ba kayo? 'Di ba? Nakakaawa yung mga naniniwala dito, hindi marunong mag-fact check. Oo, okay, continue. O na ito ay gawa-gawaan lamang. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Tama. Isa po ito sa mga fake na mga news tungkol po sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Tapos, nagprogreso po ito sa di umano'y walkout na hindi naman po nangyari. Totoo. Pagkatapos po ngayon, na curiously po, araw po ng SONA, naglabas po sila ng peking video at sa Amerika pa. Bakit po sa Amerika? Yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po ay hindi masubject sa jurisdiction ng Philippine authorities.
Kaya sa ganun pong pangyayari, kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Kami naman po sa Department of National Defense, sampu ng lahat ng asyensya, kaanib na po ang Armed Forces of the Philippines, ay naningningdigan na solido sa likod ng liderato ng ating Pangulo, tama, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang constitutional chain of command at ang ating saligang batas. Etong mga isip batang mga attempt. Isip bata. Oh, see? Isip bata daw kayo. Na mapahina ang ating saligang batas at mga institusyon ay mariin po naming tututulan at lalabanan. Kami po ay makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa lahat po ng ahensya ng gobyerno upang masugpo itong mga nasa likod nitong hindi kanais-nais at karumal-dumal na plot na ito o mga gawain na ito, na at kung ito ay may kaugnayan sa mga iba't ibang mga puwersa na hindi kanais-nais. Susugpuin po natin ito at hindi po pwede na magwatak-watak ang ating republika sa mga swapang na pamamaraan o makasariling paraan na ganito. Kami po ay nananawagan sa ating mga taong bayan na manindigan sa likod ng inyong republika, sa likod po ng inyong saligang batas, sa likod po ng soberanya, sa likod po ng territorial integrity ng Republika ng Pilipinas, na pilit niwawasak at pinaghihiwa-hiwalay nitong mga makasariling at mga karumal-dumal na mga tao na ito. Kundinahin po natin sila at kami naman po ay gagawin po lahat upang masugpo ito. Marami pong salamat, mga kababayan, at mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Okay, yun po yung statement ni Gibo Chodoho. And I hope na sana it will serve as a lesson na before tayo maniwala sa isang video or kung ano pa mang video na tinutukoy dyan, we should verify it. Kasi even video, pwedeng ma-fake. That's how AI works. Yun. So, yun guys. Gusto ko lang po talaga yung i-highlight. Anyway, diba? Bago tayo mag-end, dapat magkaroon muna tayo ng masigabong sayawan.